Kaya tayo nai-inspire dahil kita natin ang kanyang malasakit. Sabi ko nga sa inyo, yung sinseridad. Yan lamang natanggap natin yan. Bagamat yan eh, kapirasong isasabit mo lang sa dingding mo, pero napaka meaningful yan, makahulugan yan para sa atin, mga kaibigan, sapagkat yan ay simbolo ng kanyang sinseridad. Ha? Sa siyang sincere na tao, pinakikita niya ang kanyang sincerity, hindi sa pananalita. Ginagawa niya yan kahit sa ating mga kababayang maliliit. Ha? Totohanang ginagawa. Ha? Tumutulong sila kung paano mapaunlad ng isang tao ang kanyang pamumuhay. Ayaw ba natin yun? E dito, sa mga kalaban niya, makikita natin itong mga nag-a-apply na maging presidente, dinadaan sa pera, di ba? Ang panunuyo sa tao. Walang mangyayari dyan, di ba? Ang sabi nga, huwag mong bigyan ng isda yung tao. Turuan mo siyang mangisda, di ba? Kasi yun ang makakatulong. Akala kasi nung iba, pag nakahawak sila ng pera ngayon, giginhawa na ang buhay nila. Nakalimutan nila na sandali lang yun, mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo, sa akin po, sa edad natin ngayon, ang hinahangad na lang natin, makakita tayo ng mga taong kamukha niya na magtataguyod ng tunay na paglilingkod sa taong bayan, mga kaibigan. Hindi yung puro panlilibang ha, sa tao ang alam, mga kaibigan. Ito hindi. Hindi ba? Yun ang kaibahan ni Lenny Robredo eh. Yung mahirap, hindi niya sinasabing yayaman ka. Di ba? Pero giginhawa ang buhay mo kapag tama ang naging direksyon ng buhay mo. Kahit ano paman ang kalagayan mo. Yaan yung kanyang kwan eh. Yaan yung kanyang nais na ipamulat sa mga tao, mga kaibigan. Hindi yan lahat nakukuha lang dyan sa pera. Sandali lang yan eh. Di ba yung mangingisda nga na binigyan ng Magsaysay Award, di ba? Oh, yun, isa yun sa mga natulungan ni Vice President Lenny Robredo. Hindi man sila mayayaman, maginhawa na ang buhay nila, mga kaibigan. Dahil sa tama ang direksyon at mga pamamaraan ng kanilang ginagawang paghahanap buhay. Ha? Itatama lang. Katulad ng mga sinasabi natin dito, hindi naman magkalaban ang manggagawa dapat at saka ang mga negosyante. Dapat magkakampi yan. Kaya ang sabi natin, dapat dito pag-aralan ng pamahalaan yung tinatawag na profit sharing. Ha? Upang sa ganon, hindi manatili sa kalagayan na isang mahirap ka na manggagawa habang buhay hanggang mamatay ka, ganun lang ang buhay mo. Hindi nakapako. Kaya sinasabi natin, may pagkakataon ka, hindi ba, na guminhawa at umasenso sa kalagayan mo. Hindi ba maganda yon? Mas lalong magiging ligtas ang kapakanan ng mga negosyante kapag ka ang kanilang mga manggagawa, ang mga naglilingkod sa kanila, ay maayos ang pamumuhay. Hindi ba? Pagka nakakatikim din ng... kasi dito sa atin, napakalaki ng agwat ng mahirap at ng mayaman. Hindi ka mukha sa Amerika, hindi mo mahahalata ang agwat ng mayaman at ng mahirap. Bakit? Kasi yung kinakain ng mahirap, o yung kinakain ng mayaman, nakakain ng mahirap eh. Di ba? Pumunta ka sa grocery.
Eh dito, bihira tayong makatikim ng steak, di ba? Kung pangkaraniwang tao ka, paano ka makakakain ng steak? Manggagawa ka lang. Eh sa Amerika, pareho lang yan eh. Di ba? Affordable para sa pangkaraniwang tao. Para natin ma-attain yung ganong estado, eh kailangan gumawa tayo ng paraan. Kamukha ng mga pamamaraang ginagawa ni Vice President Lenny Robredo. Hindi niya kailangang magbigay ng isda ha, sa tao para kumain. Kundi ang kailangan ng tao, matutong mangisda. Di ba? Paano niya magagawa na sa kanyang trabaho ay mapaginhawa niya ang kanilang buhay? Hindi ba? Oh, yun po, ha? Bagay, sa ibang araw natin pag-uusapan ulit yan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ngayon, eto naman si Chris Aquino, ha? Mga kaibigan. Nagsalita rin dahil nung siya po ay sumama sa paghatid ng tulong, pagbisita, paghatid ng tulong sa mga napinsala ng bagyo. Aba, ang daming troll, ha? Nagpakawala na naman ng troll. Nakesyo, namumuliti ka raw si Chris Aquino, mga kaibigan. Tanong ni Chris Aquino, ako ba, kandidato ba ako? Ha? Ang sabi niya, some are accusing me. Ha? Meron mga nag-aakusa sa akin na namumuliti ka ako. Hello, sabi ni Chris. Kandidato ba ako? Purposely, crop out yung kandidato na kasama ko. Yung kulay ng suot ko, sa dating bahay pa lang, alam nyo na favorite color ko. Yan ang sabi ni Chris Aquino. Kahit Pasko, sabi niya hindi raw siya aatras sa mga pumupuna at bumabatikos sa kanya. Katulad ng kapatid niya na tumatahimik lang, mga kaibigan, mapagpakumbaba, and proper for his own good, who close to suffer in silence, na ang piniling manahimik na lamang at magdusa ng tahimik. Sabi ni Chris, kahit Pasko, sorry, I'm not a bit sorry. Ha? Pasensyahan tayo. Iba na ang panahon. Because haters, bashers, and trolls, you are now getting the Aquino you super deserve. Dahil 6 years old pa lang, palaban na ako. Oo nga naman. Natatandaan ko nga si Chris nung nakakulong tatay niya di ba, kandidato tatay niya. Pero nakakinulong. Si Chris ang sumasama sa kampanya, nagsasalita, liit pang bata. Kaya maraming naawa kay Ninoy, mga kaibigan. Si Chris ang galing magsalita, bata pa lang. Ang sabi niya, alam ko, babanatan ako ng mga ilan dahil sa posts. But did you think maawat niyo ko? Akala niyo maawat niyo ko? Sabi niya. Bakit niyo ako tuturuan na to quietly help? Tinuturuan siya, tahimik na lang daw. Hindi ko ninakaw, sabi ni Chris, yung perang ginamit. Hindi pera ng gobyerno. Galing sa sarili kong bulsa. Ito pa naman mga magagaling magsipagsalita nito. Mga wala namang ginawa, 'di ba? Yung tumutulong, pinupuna, mga kaibigan. Pero tanungin mo sila, nakatulong ka na ba? Ha? Paano mo ginawa ang tulong mo?
Ba, mahirap yung ginawa ni Krishna yun. Di ba? Sakripisyo yun kasi pera mong sarili yun eh. Hindi naman pera ng gobyerno yun eh. Madali lang yun kung pera ng gobyerno. Di ba? Ito nga, pera na ng gobyerno ay paibigay eh. Di ba? Ang dami pang cheche, boreche, kesyo-kesyo, mga kaibigan. Meron pang mga kung ano-anong katwiran. Ha? Kaya raw sila nahuli sa pagdideklara ng kwan. Ng, ano tawag mo rito? Ng, state of calamity. Ha? Hindi ba? Too late the hero eh. Lagi naman ganyan eh, mga kaibigan. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman. Ah,